Good morning, ka-Grab and ka-Joyride, ka-Alvin po, para sa second vlog ko. Then, babiyahe po ulit tayo ngayon para sa panibagong adventure ulit. Kaya lang, talagang medyo masungit pa rin ang panahon. Talagang medyo ramdam pa rin yung mga pabugso-bugso na ulan na malakas. Kami mga ibang lugar pa rin na baha. O nga pala guys, dito nga pala sa second vlog ko na to, ang itatopic ko naman sa inyo, yung malaking pagkakaiba ni Grab at saka ni Joyride Car pagdating sa apps nila. So malaking bagay ito, no, para yung iba medyo may idea rin, lalo na yung mga naka Grab lang or yung iba naman Joyride lang. Pwede ko ma-share yung experience ko rin lang. Yun naman yung base sa akin, yung experience ko rin lang sa pagkakaibang iba nila. Pero yun, tara, pagsamasamahin natin lahat kung ano yung mga pagkakaiba nila para maumpisa na natin to. Wala na intro to. Yun, so yun guys, naka-open na si Grab ko. Then open na rin natin si Joyride. Ayan. So ngayon, sorry, sa wifi pa pala nakabukas ko, no. So medyo nahihirapan siya ng range. Bukas na natin yung data. So yun, bukas na. So parehas na silang on. So ngayon, tingnan natin yung pagpasok ng booking. Yun talagang medyo mabilis ang response sa kanila. Pero para sa akin kasi, katulad nito, kay Grab, iba pa rin talaga si Grab, no? Para sa akin, medyo yun lang ang naanawan ko. Medyo mas mabilis pa rin ang response niya. Tsaka pagdating sa communication, pagdating sa passenger, si Grab may mga nakaready na siya na pwede mo siyang i-chat, pwede mo rin siyang or text, tawagan. May ano siya, may ganun siya, ano, kasama sa apps niya. Kay Joyride, wala. Ibig sabihin, talagang pag once na naka-receive ka ng booking, text lang or tawag ang pwede mo, ano, sa kanya. Kaya dapat meron ka rin, naka-unlock call ka, unde-text ka. Hindi katulad kay Grab, meron siyang pre-chat. Kaya para sa akin, mas nakapuntos pa rin si Grab pagdating sa kanya. So hindi naman natin makakaila. Siyempre si Grab, it's talagang pioneer na pagdating sa larangan ng ganitong apps ng TNBS. Kasi doon natin na ano na talagang siya, medyo matagal na. Dati niya pang kakompetensya si Uber. So mas natural lang na mas marami siyang future kaysa kay Joyride. Tsaka isa ko pang napansin kay Joyride, pag gabi na, wala na, parang madalang na ang ano niya, ang pasok ng booking niya. Yun yung isang naanawan ko. Then dito syempre sa area namin, wala, tsaga-tsaga ka lang. Ako naman kahit pa paano, pagka mga inabot na ng mga 30 minutes na walang tunog dito, maalis sa kanilang sa dalawa, maalis na ako nyan, nagro-rolling na ako nyan.
kung saan meron. So, yun lang. Stay tuned tayo, no? So, abang lang tayo ng unang papasok na booking sa kanila. Buti naman ngayon, medyo tumigil-tigil yung pag-ulan. So, sige, mamaya, samahan nyo ulit ako kapag meron na ulit pumasok ng booking, sino mauna sa kanila. So, yun, guys, no? May pumasok na kay Grab. So, iba talaga siya, no? Mas mabilis talaga ang ano niya, response niya. Tara, so, puntahan na natin to. Lapit lang. Nandito na tayo sa ano ng pickup location ng passenger, pero wala pa siya, no? Pero kuklik nyo natin itong arrive para mas ano. Ayan. Para mag-start na rin yung ano niya. Yun, so yun guys, nadrop na natin yung first booking natin, then abang ulit tayo dito. So hindi naman sa kalayuan din ng pinagbabaan niya. Manap lang tayo ng medyo safety na popwestohan. Yun yun, so may pumasok kay Joyride, no? So tig-isa na sila. Magkano to? 338, accept na yan. So tara, simulan ulit natin to. Yun guys, nahatid ko na rin yung passenger ko dun sa pumasok na booking na to kay Joyride. Then pahinga muna ako kasi sobrang lakas ng ulan. So yun nga, no? Bali tig-isa sila, then after nung pahinga ko, bumiyahe ulit ako kay Grab ng hapon na. So bali saan nga ba yun? So ito siya, no? Bali makita natin kahapon. Bali ito yung mga naging kasunod niya, ito yung pinakaong niya. Then sumunod, alas dos na ulit ako nakabiyahe. Ito na yung sumunod na pasok ng booking sa akin. Then ito lahat ang kabuuan ng kita. Then kay Joyride isa lang ang pumasok. Kaya dito ko masasabi na malaki talaga yung pagkakaiba nila. So yun lang guys. Dito ko na muna tatapusin itong second vlog ko. Then huwag nyo nalang kalimutan mag-like and subscribe. So salamat na for the next vlog ko ulit. Supportahan nyo ulit ang aking mga vlog. Thank you.